alin probinsya yan? Na si San Ignacio, usa ka makasantos na tao. Na-convert, pinaagi sa pagbasa o Biblia. Ang tanang katigayon ng kibalikya, ang mualagad kang Kristo. Pero tanawa ang ato isuon na si Toto di maano. Di baliktad ang gisulti sa kayasayan. Na uno, siya daw ang first black book. Kapila na po nagbasa og libro sa kinabuhi ni San Ignacio sa mga standard references. Wa ko kabasaan ang giingon nga black book. Pero na ay mabasa ng black book na uno, kanang sa puto sa pula di Toto di maano. Mao ni mabasa. So nagpasabot kay mabasa man siya ang puto sa pula, dili ang ayang tuuhan. Kahit kanang ilang ebidensya, kinimuhimo aron lang makapangdaot sa usa ka tawo, madili ang ayang daoton. Next question, Mr. Rodrigo. Okay, daghang salamat. Makigsunan ka mabay nagatanaw sa Grand Catholic Religious Symposium nga gipahigayon sa Lee Catholic Apologist of Davao, San Pedro Cathedral, nakabase. Okay, Toto di Mano, di Mano ni. Okay, padayon sa imuhang katapusan pangatala di Mano. Kung saon mo pag-ipit ito ang speaker, wa man lang gipalingot o bugbog, wala ni ipitay. Ako lang na makasabot yung tao dumini na nangamayas santos magampo sa yawa. Niya man diri, the first Catholic city in 1541, St. Ignacio Loyola, ang iyang gahong nagigunitan, the first black pope, diabolical plan for a new world order. What is new world order? Timo kalibutan, himo mo sa kagwendo. O ang black pope, may ko'y magdumala. Niya na ang mga black pope, kahit na kabuog na akong igunitan, the first black pope was St. Ignacio Loyola, iya si ikanwa si Diego Lines, ikatulos Burgia, o ang katapusan black pope na ikatrenta kanon na naglingkod, mao si Saint, si Adolfo Nicolas, seated in 2008. Trenta ka black pope, nagagampo pa sa yawa, kunya sunod sila, kay umatod pa nila ang kaang patikan under sa ilahang kuman. Naas ilang ang provision, naas ilang iya address, pwede mo silang ipadakop, karun kayo. Pwede pa, karun kayo, may okay, daghang salamat sa imo ang pangutana, Black Top! O, oh, ikaw, puti ka sa do, Papa. Tubaga! Kung sa kanta pa na, Mr. Di Maano, naaka sa matudila, ang sumpay ana mahulog kag dili amay. Nga naman, kay kanang imong gipanggunitan sa ako ng giingon, potos sa bulan. Dili siya madawat as documentary evidence. Dili siya madawat as proof. Nga naman, kay ang nagsulat o sa one-sided person na ang buot ipasabot, dili ang ayang tuuhan kay wala siya gitawag o basis. Naasay basis, iya ang opinion na puno si San Ignacio, iya si Yawa, pasimbahon tayo si Yawa. Pero kung sa may tawag ka ng sulat sa San Ignacio, kanang tawag ka naman karistro ng exercises niya, daigon ang matuod nga Diyos, isa likway ang demonyo. Pero ang sa imo, lahi, imong gibutang-butangan si Ignacio. Ipanagok na, at ipanagok manamo. Di na kinahang na ipanagok, nga naman, kay naata o nakakita sa kamatuunan, na kanang mga tawahan na nga nagsulti, na maka, kanang tawahan na nga nagsulti, nagbutang-butang, o sayo ta, na kanang nagbutang-butang na maka, ang iyang amahan, mao ang yawa. Si Kristo, sa dihang si Kristo giingnan, iya niya sa yawa, wag yun naging pahilan ang kaso, nga naman, kay nasayon ang mga apostoles, o nasayon si Kristo, na dilit inuod ang ipangsulti sa mga presayo. Mao pa din tawhana, naningkamot pagguba sa personalidad ni San Ignacio de Loyola, na naay makasantoso na kinabuhi, apan kining moong tawhana, naggugaw-hugaw sa iyahang dungo, pero bisan pa ni Ana, nagpabilin na ang santos, mag-ampo para nimo, aron ka makonverted, o mamatay ka, magpabilang yakong ka Ana, sigurado yun, sotoy ka sa impyerno, kusong pakasakit. Ako rin ang salamat sa tubag, gikan sa Lee Catholic Apologist of Davao. Ako karon mga higala, akong iutrohon, akong basahon ang cellphone number na pwede ninyo ipadala ang inyo mga pangutana. Pero sa akong hanyo po ninyo, mas nindot na live mo nga mga utana dinia. Mas nindot nga kamo mismo ang muanhi o muduol dinhi sa akwa. So ang number na itong gamiton, kuhaan ninyo inyong mga cellphone, kung doon ay mo ilod, text mo, kung wala, wala ito, wala ito, ka-text. So number 0935-8-54-550. Ako tron 0935-8-54-550. Magan siya ang itong cellphone number. Pwede nyo ipadalat ang inyong mga pangutana. O kinsa pa isunod ng mga pangutana din na
Yan sa likod. Mas inatayin na natin ang iglesia. Pwede po siya mga tao. Pwede po siya mga tao. Naman eh. Sus, dihan lang na itong palakpakan mga igana. Basta ka membro sa iglesia ni Kristo. Muna yan mo ang... Okay. Okay. Ikan balance ni. Okay. Dengan salamat. Sa inyong pagani. Murag. Murag na kahiling, brother Ding. Ang nakakaroon din niya. Okay lang. Oo. Sige, tanayon sa inyong unang pangutan na gikan sa iglesia ni Kristo. Alahan ipailang iyang pangalan. Maraming salamat, Mr. Speaker. Ako si Arnel Cusigas, linggo sa iglesia ni Kristo sa lokal ng Agdao. Actually, ang ating speaker, amigo na ako din. Ano na yan ang istorya niya sa Rizal Park. Ako to rin ang nag-aabot sa Bicaron. Para ang tao makapaminaw Diyos. No? Makumpara yun ninyo. Pagkakulit yung balay na eh, chicken. Andan na pasubo ba? Brother RJ, ano lang yapot akong pangutan na? Ay, tumag yapon sa inyong doktrina o inyong pagsunungan. Pag kumang lang nagugog na ko ganihan na ang inyong Diyos yun isa ka, kung saan ka na nagingon-ingon nga ang Diyos sa Katoliko tulo, sayok na. Ang Diyos ninyo may usa ka Diyos nga matod na itulog ka persona. Akong pangutan na, kanang usa ka Diyos ninyo, mauban na si Jesus Kristo? Ama mo sa ka-Diyos, referin na sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Kaya ang aming Diyos Amahan, na aming Diyos Anak, na kundi Diyos Espiritu Santo, na kanang tulog o sarang ang pagka-Diyos. Huwag niya akong pangunta na kay Saraman, referado pa kang Kristo? Hindi lang i-referado kang Kristo, na naging Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Panalitan ba? Kanang San Juan 13. Hindi mo siya mamahal, kailangan pa sila kanimo. Ang bukto mo toon kay Diyos, kaya kung saan lang ang Diyos nga amahan. Pero ang nagsulti, sa Juan o na si Onso, buotong buktong Diyos nga anak. So ang buti pasabot, pag may mong taong Diyos, para sa mga Katoliko, refer na sa amahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Next question. So, magiklaro lang ako, kaya naman din may Diyos amahan, Diyos anak, Diyos na Santo. Kung tumutan, nung pila yung Diyos dahil? Oh, pariyara mo na sa tumutan na nga, ang panit mangga, ang unod mangga, ang liso mangga, pila pa mangga ang pamutana? Dili pwede. Pila kabahin ang usa ka mangga. Sa sama pagkaki, ang imong pamutana, ila, ano man kay ang gisgutan persona niya ang imong ipamutana kinaiya. So ang imong pamutana, pila ka Diyos, usa lang ka buok, pila ka persona, tulo. Okay, isa raman lagi, kinsa ba na ang amahan, ang anak? Or... Anong persona, tulo ka persona. Di, wala kong tulo ka persona, ang Diyos sa pamutana. Okay, isa lang ka Diyos, tulo ka persona. O kinsa na ang Diyosan ninyo nga isa? Okay, ang usa ka Diyos, munang amahan, ang anak, o Espiritu Santo. Ang mara isa ka Diyos ninyo. Matulad. Atong ipasikat sa Biblia, Brother RJ, dili ako, dili mo, kasulatan. So, exercise, tanawan ninyo, ang gitudo ni Pablo, mo pa ng Diyos ha? Ang amahan, anak, santo, sa ka Diyos. Purinto, exercise, panayaw ba sa? Panayaw na ko. Sa naaban ng amahan, anak, santo, mo yung sa kamatod ng Diyos. Ibasa na paliyon. Sa ipabasahan, bro. No, kini ang nakasulat sa 1 Corinto 5:6. Exercise, gingandria. Apan alang kanato adunay usa lang ka Dios. Ang atong amahan nga nagbuhat sa tanang mga butang ug nagkinabuhi kita alang kaniya. Ang nasulat ba klaro kayo? Iyon ni Apostol Pablo, dili imo, dili ako kasulatan. May usa lamang kita ka Dios, ang amahan. Pero inyo, usa lang inyong Diyos, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Asa may pinunahin yan? Ni Aydo Bangko, gigamit nimo ang 1 Corinto 8:6 pero wala nimo gibasa ang 5. Kaya para maklaro kung unsa'y kahulugan ni San Pablo sa iya ang pagsulat. O niya, ako ang tawag anang basahon ng 5. Bisang tuod kung dunay ginganlag ng mga Diyos na atuwa sa langit o ani ba hinuon sa yuta? O bisang daghan kining mga Diyos o mga Ginoo, apan alang ka nato, may usa lamang ka Diyos. Kama? Ang amahan nga nagbuhat sa tanang butang kung alang kanyang kita ng kinabuhi, semicolon, number 2, o may usa lamang ka Ginoo. Kinsa man ni, si Jesus Cristo. Kinsa man si Jesus Cristo ka Ginoo. Buhat, Jesus 36, Diyos. Klaro kayo. Matod din mo ganyan ang Diyos, din mo brad, ha? Si Cristo din mo na ang Diyos. Karo ni, saan naman nag-Diyos pa wala si Cristo? Saan may tinudan eh? Namuntana ko ganyan ka ng Jesus Cristo ng mga Diyos, makapunan na itulog ka persona. Yung titili ka ng amahan. Nakamatay kita wag kong video. Wala ko ni Sunti nga ang anak dili Diyos. Wala ko po nungitan na dili Diyos. Ko,
na ang Diyos na mo ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Tama ba ang nakasulat sa Biblia na mubugtong Amahan ang Diyos? Yes, kinakamog ito'y bugtong Amahan na Diyos. Naapot ay bugtong Anak na Diyos. Basa! Atong basahon! Yeah! Mas maayo man yung atong basahon kay ini atong amigo, dito lang kutob sa bugtong Amahan. Dili niya basahon ang bugtong Anak. O niya? O nun si Otso? Wala pagayoy tao na nakakita sa Diyos ang bugtong Anak na Diyos na pinangga kayo sa Amahan mo o'y nagpaila kaniya. So katong Ginoo, bugtong Anak na Diyos, ang bugtong Amahan na Diyos. Next question. Next question sa iyo na kayo. Namo kay bugtong Amahan na Diyos. So wala ating kate, namo kay bugtong Anak na Diyos. Pilayin mong Diyos ba? Biblia. Sumala pa na Ginoo sa Kristo, ako o ang akong Amahan o sara. Lagi yung sabi mo na ako ang akong Amahan, Duhani. Ano ah? Sa iyo ni Sante sa Diyos 30, mayroon ba si Kristo? Ako ang Amahan o sara ka Diyos. Kung na ako mabasa, magada o hindi na pa siya. So mga kaigsona, naglami na ang pangutana sa Iglesia ni Cristo bituin sa Romano Katoliko nga li Catholic Apologist of Davao. So, ang agit karon sa pangutana sa Iglesia ni Cristo mao kini. May mabasa ba daw sa 1:30 na miingon si Cristo na ako ang akong Amahan o sara ka Dios. Okay niya. Niya. Ang gusto niyang ipapasa kadtong naa siyang baba ipasulat sa Biblia. Pero ang nakasulat sa Biblia tataw ug tinaw pag-iwon niya ako o ang akong Amahan o sara. Nakasagot na mga audio. Patuon ka na mo dili kay tungod sa imong mga maayong buhat. Patuon ka na mo kay nagpagadyos ka apan tao ka naman. So pag-iwon niya, I and my Father are one. Render na sa pag-angko niya sa nature o ang mga audio nakasagot. Naniimun siya, ako o ang akong Amahan o sara. So anak kasulat, letra po letra mabasa. O yun ka, nasa G30, wala yung litra por litra, nausa sila ka Diyos. Una kayo mabasa. Basahan daw, G30. Di daw. Yeah. Mas mayo na nga ito ang basahon. Number one. G30. Kini ako ang tawagan ng gunitan, the first century Aramaic in plain English. Yeah. Ato ang tanawon. Biblia niya. Biblia niya. G30. Okay. G30. Okay. Okay. Yeah. I and my Father, we are one. God! Na ay mabasa! Ano yung diyan ng Biblia, Brad? Di Biblia ang Katoliko? Ah, ganun diyan magkamabasa! Ah, ganun! Ah, ganun! Dito na kumubili po. Okay, not in Pagsitas! Oh, di sundan ko na lang ito na. Not in Pagsitas! Niya! Mas ayaw na katulungan! Niya! I said to you that you shall die in your sins, for unless you shall believe that I am the living God! O na ay mabasa. Next question. So, mga kaigsunan, base naglibog mo, ang atong higala ng sa Iglesia ni Cristo ang iyahang gusto na mabasa sa Biblia. Ang atong higala ng sa Katoliko sa LCE Davao na nasa taas, nakabasa siya. Tapos siya nabasa. Ang gusto po ni babasa sa ato ang higala, kaning way mabasa. So, kamunayin mo desisyon na na. Natubag? Ibasa sa itong higala sa taas sa presidente na iyang mabasa. Ang iyang hapod, rice board kay gusto niyang ipabasa pero dili sa Biblia mo ay mabasa. Ang ipangita na ito ang mabasa man. So na may nabasa, so na ito ba? Okay, so sunod na pangutana, dili ta magbalik-balik para maglami ang dagan sa atong symposium ni inikaroon ng kahaponon. Panglas ng pangutana, sir. Pero ayun naghawa sa sir kay musunod na pagpangutana ng isa. Rapture. Ah, okay. Pangutana, gikan sa Iglesia ni Cristo. Last. Pwede na yung topic. Salamat kayo. Dahil na akong topic, bahala na muna minuto. Ako pangutana, sunod akong pangutana, brad. Hining pare, brad. Magtutuman ba sa kasubuan, sa kasulatan sa Diyos, o magsusupak? Pag-ingon o pare, sa Biblia, na ay pare na Hudiyo, na ako may pari na si Kristo. Asa man ang pari ang Jesus tinubrad?
So, ato ang tawag anak karoon. Paring daw ang Katoliko. Ah, paring Katoliko. Ang paring Katoliko, natural, sundon dun niya kung o siya nakasulat kung o siya gitulilo sa Biblia. O niya anak, supak-supak anas, manalurat. Alawan ninyo, ang ilang pare, dili kayo musupak sa kasulatan, tumanong yun. Pero ako bota na rin. Kung na'y mga amigo itong mga Katoliko karoon, di ba doon na'y misa, si Bang Katoliko? Pag mag-misa na, pag-abot sa kalawat, basahon ang nakasulat sa Biblia. 28 sa Mateo. Kung sa'y gingon niya, samtang na nihapon sila, may kuha sa Jesus o tinapay. Nagpasalamat sa Diyos. Ngayon, kumaon ka mo nini, kanan. Kasulat na, ang daripod na. Ano sa'yo pagtipa? Huwag ka mong Katoliko, hindi ba? Ang sulat! May kuha siya, katasopas, itong sa dinok, sa paras. Umiwan, uminom ka mong niya ni tanan. Pahuta na. Dito man ba sa pare ng magpainom, bro? Okay. Kinihat ng amigo, nangita siya pamaagi na gusto din niya painom tanan. Makakita mamiklamo, kita ang tawag anong huwag kainom, kinin dili imimbro mo na reklamo. Okay, niya. Kanang sa San Mateo, Kapitulo 26, Versikulo 26, tumaon ka mo o mo inom. Ngayon ni inuman ang mga apostol because they are ordained by Christ. Kato mga apostoles, kaya narito nagkauban ni Kristo, mga obispo na to. Mga bishops na to. Ngunang sa Buhat 20:28, ngunang angayan lang silang mo inom. Pero, sa dihan ang mga apostol, gisupin nilang pagtipik-tipik. Bisan si Apostol Pablo, huwag na sa nag-iskot na uminom ka mo. Ang giingon niya, either of ito, pwede ka magkaon o muingon. So, ang mong ipasabot, katang science sa Matthew chapter 26, dili na ma-apply sa mga membro. Karoon na naman, we are not bishops, we are not ordained priests. Ang muinom, ala, katong mga pare na ordinado, sama sa mga apostles. So, kami, dili mo muinom, labi ng common mass, na naman kay taon, tinuod biya na nga gitawag og wine, dili man pareha sa inyo nga juice ang inyong imnon. Wine biya gyud tinuod na. Unya mahal biya biya gyud pud na kayo. So ang ko ipasabot, dili pwede na maginom eh. Pero pwede mi makainom kung gamay na eh. Pwede mi makainom. Pero ang question nakatuman ba? Tuman oi. Next question. Sunod nga pangutana sa Iglesia ni Cristo. Yan lang yapo na kumuta, pero kamo na namoy chicken balance, pero kung nakatuman ba yun? Eh ba ako mga Katoliko, nagasimba mo eh. Ipainom ba mo? Pinainom niya, para lang kuninom sa mga pare. Pero duha ni kasugo eh. Punta, kumaon ka mo. Anong gipakaon mo lima nindo? Kung maningo daw, palilabot nito na, inom ayaw lang nyo. Pagka mo sa inom, uminom ka mo. Matarungan naman si Brad, uy labot, may kay Moni, muna, matutila, matut mo. Pero sa record, ingon ni Kristo, kaon, inom. Kung sa akong bauta na simple lang, itungan na ba na sa paring papakaon na tuman? Painom na tuman ba? Okay, yeah. Balik ang pangutana, balik po ang tuman. Simple lang po lang ako ang resulti. Ikaw na ganit mismo, gibungat sa inyong baba, tumaon ka mo. Kinsa man ang kamo? Apostol dili. Tuman. On the record, mga apostol. Kinsa man ang mga apostol, di ba mga obispo? Oh, the record. Mga obispo? Oh. Kaya mga obispo, masok ang ayan silang mo, inom. Nakapigin mo din ang atin ang layo? Brad, kaning kumaon na. Kumaon ninyo ha? Ano? Ay, sa apostol ba si Kristo? Imong tawag anang dito ay sa kasulatan eh. So, pag-imong na tumaon o uminom, na ato ang tawag anang kanay sa pagkonsagra o pag-install ni Kristo nato sa mga apostles pagpasa sa misyon sa pagtukod sa santos kayo Kristiya. Pero wak nagpasabot na katong tawag anang doha, ipag-inom o tawag anang pagkaabos na gantan. Dili pwede nga naman kasi ako ng kinuon na ay gitawag og mga rason. Unang rason niya na for economic reason. Dili may para sa inyong maguwang nas na magsa. Muna nga, sa muna, pwede may mukaon o muinom, pwede may mukaon lang. Question, nakatuman bang pare? Yes, nakatuman. Ang manibala na, narabi Katoliko na kainom. Okay! Ha? Inyo ana? Sunod na mutana. Sunod na mutana, Brad. Iwa magundi mo ganiya, Brad. Ang anak tungkol doon sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Si Cristo gayon. Ako, ang verification lang, or more information lang. Si Cristo mismo, nasayod ba nga siya nagtungkol ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Kung saan na record, kung saan na
pan. Sa dihan si Kristo nagtukod sa iyang iglesia, San Mateo 16:18. Kabalo siya na ang iyang iglesia katolika. Pero wala niya gibutang ang alat. Brad, akong bautan, nasayod ba siya? Ito ko na gani. Makatukod ba rin mo masayod? Oo, nasayod ko no. Sayod? Oo. Kung siya sitas yung nasayod siya. Okay, San Mateo 16, klaro. Basa na daw, nasayod ba siya? Basa na to. Okay. Pero una to, ha? Again. 16:18. Sige mo. Musa, sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, o ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Nasayod o wala? Isa. Nasayod o wala? Nasayod, nasayod siya pa. Ay, isa lagi. Di ba naman pwede ka butang ang imong pulong ibutang mo si Pia? Dapat na iyan kitukon ayaw, inagantungo siya was masayod. Ilagical na. Oy, himuon man atong tawag ana si Kristo pareha na tugon una. Dali ka ng tanan lang to. Ada dali gani. Oh. Ato ni ego na pareha. Nakasulat ba? Kasulatan ni. Mateo 18 nga si Kristo na sayo gyud nga yang gitukod Santa Iglesia Katolika Apostolika. Nakatukod na gani. Ah, kita basa daw. Dapat ka nakatukod na right common sense ba? Ayaw na sige common wa na sex. Ha? Common sense ba? Dapat nga nakatukod na sunag pasabot na sayod. Kay nasayog sa kamaon ni si Bana, pero wak niya nga nilig, imangangkol man mo. Kami na po! 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 Wala sa Biblia! Wala sa Biblia! Last na po na po! Kasi ang tawag anang demonyo mo, aklaro anak, iglesia ni Kristo kamo, na ang nagpopuner as manano? Dahil giimbang na claiming and proving unto different things, may angkol na mo ang nasa inyo sa inyo sa inyo Kristus, panalo ang tungkol. Next question. Kami na po. Wala na daw si pangutana. Kami na po, line simbol. Pwede ba lang sa maghatag, Mr. President? Oh, maghatag lang, okay. Kaya ganyan salamat, ito rupertan ko ni Brad. Ang ato din yung maitso, ipaitang anaaning li katolik. Tapos muna sa mga katoliko. So nakita niyo ang punto per punto niya. Nang nangutana ko, dito doon ko sa Biblia, ang Diyos Amang, ang Santo kinitulong mo sa Diyos, wala nabasa. Ang nabasa, ito ang Diyos Amang. Bumuti kang balas yung buli, yung balay doon. Para rin ito. Pagpangutana ko kanina ako karoon, nasayang ba si Kristo ngayon dito ko? Santa Iglesia Katolika, Paskorbanan, matong niya, wala daw malan. Nga lang kayo, pamusulat, pasayang ba yun noon? Ito na yung bahala na. Pagpangutana ko na ako kanina. Kasi ang Iglesia, hindi ba nakadistract? Ito lang ba sa parin siya? Ito lang, pagpainom. Ipagpataw, natuman man. Matudyaw niya, natuman. Ito na yung bahala. Nanapay katuliko yung karoon. Nga nagsimbang, hindi pa inom pa sa parin. Sagang kayo, salamat po. Kaya reaksyon na po. Mr. Iglesia ni Cristo. Ang iyang gipangutana, naabalo na sa kitiya lang, kusabangan ng Espiritu Santo. Iyang gidin na yung nawalo na po na tubag. Gani ako ka nang gibasa. Tapinan na akong gibasa nga na ay Diyos Amahan, na ay Diyos Anak, na ako Diyos Espiritu Santo. O niya, pila mo na ka mo? Ay ako nang gibasa mo ay 1:30, o kanang 1:57. Nagkanang tulog, o sarap. O sa kami atong lalisa nga nakasulatan, ang problema anak, ay kapila kong mabasa, kapila kong muhatag sa akong mabasa, o niya pagkauman, naglingog-lingog lang, murag pikoy. Ikaduha, katong giin mo nga, nasayon ba si Ginoong Jesucristo? Makatukod pa niya yung masayon? Dapat na nakatukod siya, kapasabot, kinasayon siya. Pero, naasa yung itawag o buwag gisulti na kinahangla natong susiyon o tukion. Maapit pa ang huwag na gisulti ang alan na naman. Karong gani ang huwag pa'y nalang naghanan ng angkon o sila kabutangan at niya galan. So, dapat na wala butangi o galan, magsusi sa kung asa na pit ng simbahan na nga na ay nalan. Sumala sila sa yan, riperido sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dili in taong riperido sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Na naman kaya ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ang nagtukod ni anak mao si Igsoong Felix Manalo ni Atong 1914. Ato na nang basahon ang ilahang libro. Ang ilahang registro, rather. Basahon na to. Ako, nagbasa na ko sa Biblia o isang standard na referensya. Pero ang ilang, sumala sa ilang registro. Masiging mong din eh. United States of America, Philippine Islands, Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature and Executive Office of Industrial Trademarks. Karang mga panahon, mauna ang Securities and Exchange Commission. Sunod, applicant, Felix Manalo.